At welcome po sa ating weather update ngayon, November 5, 2020. Pagkatapos mag-stationary ni Bagyong Siony, ay kukulis na siya pakanluran, papalapit dyan sa may extreme northern Luzon. At kung titingnan natin yung latest satellite image natin, halos na maintain niya yung ganyang kaulapan for the past 12 hours to 24 hours. Kaya ngayon papunta na siya dyan sa may Batanes sa Babuyan Islands. Titingnan natin ang latest track ng pag-asa. So, mataas na yung posibilidad na dumaan na yung sentro ni Bagyong Siony dyan sa may Batanes sa Babuyan Group of Islands, Extreme Northern Luzon. Madaling araw po yan ng Biyernes at posibleng tawirin buong araw ang Extreme Northern Luzon bago lumabas ng Area of Responsibility gabi ng Biyernes o madaling araw ng Sabado. Based po yan sa latest track ng pag-asa. At sa intensity, hindi pa rin inaalis ng pag-asa yung posibilidad na umabot sa 120 kilometers per hour o typhoon category bago tumama dyan sa may Batanes o Babuyan Group of Islands. At paglabas ito ng Philippine Area of Responsibility, doon medyo hindi na maganda yung environment o kaya unfavorable condition, kaya unti-unting hihina itong si Bagyong Siony. Dahil nga papalapit na sa kalubaan, itinaas na ng Tropical Cyclone Warning Signal number 2 dyan sa may Batanes and Babuyan Group of Islands at Tropical Cyclone Warning Signal number 1 sa Cagayan at ilang bahagi ng Northern Luzon. Nasa layong 475 km east of Basco, Batanes ang sentro ni Bagyong Siony. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 25 km per hour. May lakas na kayang aabot pa rin sa 95 km per hour mula pa sa gitna at pagbugsong aabot ng 115 kilometers per hour. Yung mga pag-ulan at mga hangin ang inaasahan, matitindi dahil dadaanan nga yung Batanes at Babuyan. Kahit man hindi ganun kasing lakas ni Rolly, ito ay magiging mapaminsala pa rin kapag hindi naganda ang ating mga kababayan. Kaya lagi pong bantayan itong ating sama na panahon. Ito po ang latest mula sa Typhoon Watch. Maglingat po kayo and God bless.